What's up? Welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito, ako po si Vince Filipino, living the American dream, at gumagawa ako ng mga Boy America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hiningal ako doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para at para updated ka kapag may bago akong vlog. So nag-upload ako ng videos every Saturdays 12 to 1 p.m. Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo sa previous video. Tapos na guys, charan. Yan yung gusto mo ma-achieve, yung may mga pa-stripes. Ganyan. Nakapagod ah. Nangaalay ako doon. Charan. Malinis na, okay, let's go. Hello guys, andito tayo sa labas ng Spirit Halloween. Let's go. Charan. Yan natin to. Papakita ko sa inyo. Ay, ba't wala? Wala naman. Ang galing, no? Saya. Actually, pwede mo siya bilhin lahat. Ang galing naman eh, ito. Oh, diba? Oh. Ang saya. Ito. Oh, ganun. Oh. Yeah, then to. Lo. Hindi siya gumagala. Parang mas malaki dito, mas maganda. Lo. Ang dami dito. Lo. 329. Mahal din siya, guys. Tignan pa natin yung mga ibang ganap, guys. Nagulat yung mga bata kanina. Ala, cutesy-cutesy lang siya. Ito maganda. Ang saya. Ah, not working. Uy, may mga mask ko. Amazing. Ikutin ko muna kayo, din hahanapin ko na yung mga kailangan ko. Kasi ako'y gagawa ng mga TikTok Reels transition din. Ayan, eh, ganyan yung mga bibiling ko mamaya. Yung mga prosthetics. Follow me on TikTok. Cutesy-cutesy na, ano ba to? Mga costume. So, ayan. Mga, ang dami mas malaki dito ah. Actually, I'm looking for the Ouija board. Wait. Tsaka yung ano guys, Annabelle. Annabelle and Ouija board. Ouija board. Tingnan natin. Oh, I have a question. Oh my gosh, guys. Bibili ko ba? Kaso parang natatakot ako eh. Parang, ewan ko. Oh no. Bibili ko ba? Magkano to siya? 35? Ito siya, guys! Annabelle. For this one. Ano kang maganda? Kaso creepy to. Maganda, no? Ano kayang, ano? Hello? Guys, wala na akong salamin. OMG, nagpalasing po naman. Ang weird lang na itsura ko para sa mga hindi sanay sa ganito itsura. At pogi pa din. Feeling. Anyway, ayan. Ang kalat pati ng likod ko, pasensya. Pero kailangan ko na mag-vlog. Kakatapos ko lang kasi mag-aral, guys. Pinagkasabay ko na yung pag-aaral, pagtatrabaho, lahat na literal working student. Tapos itong pagkukulab, yung pag-aartista. What? Feeling!
to ayun, ang dami kong gusto ikwento. Pero ayun nga, nagpa-lasik ako ng mata ko last week, guys. So wala na akong salamin from now on. Grabe, buong buhay ko nakasalamin ako. Anyway, life-changing. Kikwento ko ba next time, sige, kung may time tayo. Ganyan, ba't ako ganun magsalita? Guys, pagod na ako, grabe, as in. Yun nga, tapos ko lang mag-aral kasi malapit na exams week. Tudyante ulit. Di ko alam, guys. Ako lang ba? Kapag nag-aral minsan, parang to the point na wala nang pumapasok sa utak ko. Video ko lang, grabe. Kapag ganun, kailangan ko mag-break muna. Ibig sabihin, na-overwhelm na ako. Kaya, vlog na lang tayo. Pero actually, tapos na ako. So, again, kung bago ka dito, ako po si Vince, Filipino Living the American, ulit, Filipino Living the American Dream, gumagawa ng Boy America Vlogs. Click the subscribe button kapag hindi ka pa nakasubscribe. Sagutin na natin yung mga comments nyo sa previous video. Evren Kapili, ano bang boy dyan sa Amerika? Panorin mo lahat ng vlog ko, ayun yung Boy America. Ernesto Pogi, Batch 08, bossing, tambay sa webzone at Hepalane, Dota is life. Uy, grabe, tambay rin kami ng Hepalane. Pero hindi tayo nagpang-abot kasi 20, nagpang-abot pala. Ay, hindi na kasi 2008 ka graduate ako. 2008 ako umentra, pumasok sa FAU, tapos graduate ako 2012. Pero baka nagagaway ka pa rin dun, baka nagkasalubong yung landas natin dun sa Hepalane. Kasi doon kami tumatambay nila, ano, tropa nating artista na sa Pilipinas. Uy, Ryzen. Uy, talaga, doon kami tumatambay nila. Rise ako tayo, humble beginnings. Humble beginnings. Doon kami tumatambay, nagbe-merienda before, ganyan. Like yung mga egg waffles, aka kwek-kwek, yan, ganyan. Alam po ba yung mga kinakain namin doon? Complete burger, literal complete. Alam, nakakamiss pala yung mga ano, no, yung mga street food, guys. Hepalane, Murayta. Waffle. So yun, shoutout sa mga taga-FU dyan, sa mga nagagawing taga-UE and UST. Yan, anyway. Friends, bakit dito kunin sa ASAP? Ayong sa vlog last time kay Yumi Kapili, nanonood kami concert, diba? Ito pinakagusto ko sa TNT, lagi natatalo. Alam nyo, ganun naman yun eh. Parang sa contest, meron naman talaga natatalo, diba? Minsan, sunod-sunod yung pagkatalo, pero mananalo din yung parang madidit. Kumbaga, meron tayong sarili nating clock. Meron tayong sariling time kung kailan tayo. Kung kailan yung time natin, parang ganun. Kasi ang weird naman na lahat kayo sabay-sabay sikat. And sino na yung mga susunod? Alam mo yun? Si Yumi, doon na yan sa talaga papunta. Kapag sikat na yan, puyo na tayo. Joke lang, oh Yumi, baka naman. Yun. Pero hindi, guys, ang galing talaga ni Yumi, promise. Marami siyang kinanta sa concert niya. Ano tawag dito? Parang mas maganda pa kaya sa original. Arnold Booker, kamusta bro? Hey, watch out, meron kang black subscriber dito. Huy, grabe, oh naman, alam ko yun. Don't get me wrong. Pero reality, di ba, real talk. Makikita mo sa mga balita dito. Normally, kapag yung, yun nga, pakahirap tuloy mag-explain. Kapag black community, hindi ko pagsalita. Pag yung black community yung medyo na agrabyado. Grabe yung nasa news. Pero in reality, pag yung Asian community yung medyo na agrabyado, parang hindi siya ganun. Yung kumbaga yung level of difficulty. Ano yun? Level of difficulty. Yung parang kung kumparahin mo, parang hindi talaga, ayoko gamitin yung term. Parang hindi fair. Pero hindi, fine. Yun. Arnold Booker, brah. So sabi niya, actually iniisip ko din kung saan nila ako i-race, being black or Asian. O nga no, grabe ka, buti ka, ano ka, divergent, ano ka, hybrid, ang galing diba? Hybrid, ano yung work from home? Bala sila dyan, wala akong pakialam sa ganyan, wag lang ako gagalawin or kakantin, correct, diba? Wag ka lang kakantin talaga, titiradurin ko sila sa mukha. But seriously bro, anywhere you go, as long as nasa puso at isip mo na you're under God's protection, you're good. Thank you for saying that. Actually yun nga, kapag minsan nasa labas ako, talagang mapapadasal na lang ako. Hindi naman dito kasi alam ko sa amin dito, sa suburb medyo safe eh. Medyo safe talaga. Yung sa city, lalo yung sa mga iskinita, kapag napunta ka sa mga neighborhood na medyo notorious, parang medyo scary talaga. So yun. Bro, puntahan mo yung mga ganun. God bless you too. Hope to see you. Pakita ka naman, di nagpapakita. Busy ka palagi. George Bao. Hello po Kuya Vince. Fresh grad ng hospitality management. Ano po masuggest mo po pwede ko ma-applyan para makapunta ng Amerika? Mga kailangan kong ipaghanda kagaya ng mga requirements at ilang months or year ng work experience para ma-qualify. Uy talaga. Uy George Bao, panoorin mo yung mga previous vlogs ko. Ilang beses ko na to inulit-ulit. Pero I really don't mind ulitin. Sige, medyo mahabang usapin to. Try ko gawa ng content ulit. Sana hindi ko na naman makalimutan. Pag may message na naman sa akin. No, hindi mo sinasamit yung ano ko. Tanong ko sa... Sorry naman.
guys. So ayun, magbigay lang tayo ng mga ilan-ilan yan, guys. Nauutal na ako, guys, kasi magtagalog. Actually, yeah, parang safe yung, mas maganda nga, mas meron ka experience eh. Kasi kahit naman dito, kapag nag-apply ka, gusto nila karamihan or kadalasan may experience. Para lagi kang handa, alam mo yun. Paghanda ka kaya ng requirements. Actually, ano ba yung requirements kapag mag-apply dito? Ang hiningi lang naman sa akin dati yung green card ko tsaka yung social security. So yun, kung wala ka nun, again, sinasabi ko dati, mahirap makahanap ng work kapag wala kang working visa, syempre, or kung hindi ka green card holder. Pero hindi siya imposible. May way talaga kasi ako, honestly, meron akong kaibigan sa FEU na nandito sa ngayon, nakahanap siya ng work, nasa Pilipinas na nun, tapos pinadala siya dito. And then, ayun, success story. So yun. Pega Rani, hi Sir Vin, sabay po ba kayo ng wifi nyo pumunta sa US? Kwento naman po sa next vlog. Thank you. Nakwento ko na rin siya sa mga unang vlog ko dito sa Amerika. Ulit-ulit siya ang tanong sa akin. So, nauna si Commander dito ng 1 month sa akin. So, dumating siya dito January ako February. Sabay dapat kami pero parang medyo nagka-problema dun sa medical ko. Pero after careful consideration, wala naman pala. Healthy tayo. So, yun. Obese pala. Ano, sabi niya naman, body shaming. Hindi, guys. Obese talaga ako dati. Tapos, nagpapayad lang ako. Wala akong sinasabi. Sabi niya naman. Julius Lopez, how are you, mate? Ay, Australian yarn. Idol, unti na lang makakarating na ako ng US this October. Nasked ng C1D visa ko. Uy, congrats naman, brada. Unti na lang. Dream come true na ako, diba? Konti na lang. Ito, nakikita ko pa tong ano mo. Nasa Sydney Opera ka pa, diba? Hey, mate. Ganun. Kamusta dyan sa land down under? Nung pumunta kami sa Australia, guys. Grabe, ang ganda ng accent nila. Parang, water. Yung water, ganun. Water. Water. Dollar. What? Ganun, walang R. Wala lang. Ma-share, may masabi lang. Julius Lopez, congrats in advance. Claim it, bro. Marvin Joseph, tara, bro. Vince, mag-celebrate tayo ng birthdays natin sa Cali. Uy, may pembaraya, pampamasahe papunta dyan. March next year pa po kasi ang dating namin. So, let me know kung kaya ko pumunta ng Cali. Sige, kasi marami din mga friends and family dyan. So, I don't mind traveling to Cali to meet you. Yun, Jandel Di Mayuga. Yes, another stress-free vlog. Eh, hey, by the way po, just wanna know po yung mga na-notice yung regional cultural differences. Wow. Regional cultural differences kapag nagagawi ka po ng ibang state. Like, positive or negative po. In short, paano po naiiba in some factors ang Illinois? Illinois sa ibang states po in terms of cultural differences. Thank you in advance po Kuya Vince. Pinag-iba ko po talaga tanong ko. Nako kasi medyo naubusan ako ng ambag sa vlog mo Kuya Vince. Uy, ano ka ba? Okay lang, Jandel Di Mayuga. Pero siguro kung merong mananalo na best in, ayun, parang attendance. Ito talaga si Jandel Di Mayuga tsaka si Marvin Joseph at siguro si Arnold Bohr. Yung mga top 3 dito eh. Nax, talagang konti na lang ililibre ko na kayo. Kala mo naman. Ano, Jandel Di Mayuga. Actually, ang mapapansin ko, pag pumunta ko sa ibang state, I think yung accent din nila. Kapag pumunta ko sa southern, sa mga southern states, iba rin yung accent nila. Alam mo yung parang ano, country na ano, yun, mga country na sali yung accent, iba. Tapos, iba rin yung accent ng mga nasa Cali. Parang iba rin yung accent dito sa Midwest, sa amin, sa Illinois. Napansin ko yun. Actually, pag pumunta kayo ng East Coast, may iba rin silang punto. Parang sa Pilipinas lang, yung mga Batanggenyo, parang Bisaya, parang hindi pala ganun. Ala, yung mga, parang may ganun din dyan. Nagkakaintindihan na pares Tagalog pero may ibang punto or yun, may ibang accent din. At tayo mga Pilipino may kakaibang accent din. Very thick ang ating accent. Naalala ko guys, may kwento ako sa OBs. Diba sheet of paper. Guys, hindi ako yun ha. Isang Pilipino pero I mean, natatawa na lang din. So, ano daw? Sheet of paper. Hindi naintindihan ng mga kaputihan dito. Sabi lang, what was that? Sheet of paper. Anyway, wala lang. Just find it funny. Pero, I can relate kasi meron din ako mga ganyang experience. Nakakatawa. Tawanan lang natin. Huwag kayong ano dyan. Yun lang. Jandel Di Mayuga. Ano pa ba? Cultural differences. Actually, yun lang yung napansin ko eh. Kung meron kayong alam, comment down below. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. Kung tinapos mo tong video without skipping, thank you so much kung tinapos mo pa rin tong video. Kahit in-skip mo, okay lang din. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. At if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. At magkita-kita tayo on the next vlog. Grabe guys, para ako nag-Glock 9 mode. Ano ba? Peace!